Yun guys, kamusta kayo? Heto ulit ako, si Manong Joey. Yung last time na vlog is 1 week ago. So papakita ko sa inyo ang status ng aming backyard. As expected, may snow pa or may yellow pa. So ganyan na siya. Then nakapag-rake na ako ng damo. Yan, buhagag na siya. So ibig sabihin yan, na-rake na yan. Itong side na to, hindi pa. So from the time na nag-rake ako until here, from here until there, ayun yung nalusaw na ice. So yan o. Oh. Hanggang saan ba siya? Hanggang bewang ko pa. Yan pa. So tapos na ilagay ko na dito yung mga upuan or yung salumpwet. And then, may tinanggal ko na yung isang trapal sa likod bahay, tapos yung dalawa ron. So, ito, remaining pa yan. Siguro, tatapong ko na yung mga yan. And then, ito, may kahoy ako na i-disassemble. Dahil scrap na yan eh. Hindi ko sure kung ano yung pinaggamitan yan. And then, dito tayo sa harap. Yan yung harap, oh. Bang masukal. So tatry kong bawasan, pututulan ko yung mga twigs na yan. So eto, hindi ko pa nakaskas yan, hindi ko pa na-rake, kaya ganyan pa siya. So eto, ano ito eh, parang rose, mas ang daming tinik. So gusto ko nga sana tanggalin na yan dahil maganda nga, dahil rose. Kaso ano, matinik. Gusto kong iwan yung mga gantong puno lang. Kaso ayaw ni madam, gusto niya pa rin ng rose. Kasi maganda nga naman yung bulaklak niya. So, ayan. So ayun yun sa labas. Tingnan mo. Diba? Malawak na. So baka next week wala na totally na snow. Ang ganap ngayon is minareceive akong package. So related din para sa mga gawain dito sa bahay, gawain dito sa backyard. Ito na-receive ko. Black & Decker hardened steel blade, stay sharp, sharper longer. Lam na shell trompe, Kidemur pute plulong. Pute long. Corded 16 inch hedge trimmer. So yung pala tawag doon, hedge trimmer, yung pang putol lang bush. So yan, 16 inch lang siya. Kaya ito yung binili ko dahil ito yung pinakamura. Tapos corded pa. Meron mga ganito na ano, hindi na kailangan ng cord. Tapos yung iba, the battery, yung iba, the motor. Pero since anong naman tayo, DIY wires, hindi naman pang commercial yung ano, okay na ako sa ganito. Ano pala to? $39 before tax sa Amazon. Tapos after tax, ano na siya, nasa $45. So, ito yung nakita kong pinakamura. At least, kilala naman yung brand niya, Black & Decker. So, I'm not sure lang kung okay yung quality. For $39, okay na yon para sa akin. So ito pa lang yung unang hedge trimmer na nabili ko. So I'm not sure kung okay talaga siya. Pero I think okay naman yan. Kapag hindi, edi susoli ko. So i-unboxing ko siya ngayon and then tatry natin mamaya. So sama kayo. Kuha tayo guys ng pambukas. Yung box cutter ko, I'm not sure kung saan ko nalagay. So, tulungan nyo akong maganap ng box cutter or pambukas. Ayun! Dito lang pala sa harapan. May ano ako dyan eh, may allocated ako na sabitan. Kaso nakakalimutan ko na. So, eto.
Ito na guys, bubuksan natin. Parang ngayon pa lang ako nakapag-vlog ng unboxing. So, yan. So, ganun na siya. Check na natin kung matalas. Ang matalas na matalas. So, ang mechanism niya is gumaganon-ganon, parang gunting na marami. Tapos yan. Dito ang hawakan. Dito yung hawakan. Ito yung trigger. So bago mo ma-press, hindi mo siya mape-press accidentally, kailangan i-pull mo muna to. Ayan, bago mo ma-press. Ayan, first time ko lang magkaganto. And then, ito yung paglalagay ng cord. Then, para hindi mo mahila accidentally yung cord, ilalagay mo muna siya rito. So, ganun lang. Ganun lang kasimple. Ito, I'm not sure kung ano to. Danger. So, keep away from yung hands. Keep away sa blade daw. So, ganun guys. Na-try natin. Ayan, Black & Decker Edge Trimmer. Basahin natin saglit ang tag dito. Ang manual. Kailangan balagyan ng oil bago gamitin. So, ito pala, kailangan lagay dito. Ito, guys. Kailangan lagay sa harapan para hindi lumusot yung kamay. Yan, may ganyan pala. Kailangan ilagay. I'm not sure bakit hindi pa nila nilagay. So, kukuha ako ng screwdriver. So, guys, ganyan na siya. Oh. Yan. Oh, may protection na. So, in case dumulas yung kamay mo, hindi tatama rito. Hindi pupunta dun. So, ganyan lang. Simple lang naman. So, kapag pumasok dito yung weed or yung halaman, puputol siya. So, ganun. Try na natin. Ayan guys. O diba? Galing. Talas.
Yung guys, happy ako sa result. Hindi ko pa talaga niyan. Hindi ko pa ititrim ng maayos. Tinempoan ko lang to na bumili muna ng ganito bago pa magkamahalan. And I think siguro magagamit ko to kapag nagsitubuan na yung mga dahon. Ang mainly gagawin ko muna dyan sa bush is tatanggalin ko yung mga patay na branches. Although na brown, pero I think tutubo pa yan. Yung mga yan, yung mga rose na yan. Pero yung mga dahon, maglalaglagan. So kung titingnan nyo to, green pa. Sabi sa yung boy pa yan. So later on, magkakaroon na yan ng dahon. So yun guys, tapos ko ng testingin to. And then, itatago ko na. Okay, good siya. Additional item sa aking collection. Hindi naman mga high-end yung mga gamit ko. Mga sakto lang na pang DIYers. So, yun. Tago ko muna. Diyan lang siya muna.
So yun guys, siguro dito na tapusin tong vlog ko. So dami kong nakalaykay. So yan na, isang ano, ang tawag sa ganito, wheelbarrow. Ganun nga ba, tama ba yung tawag? So halos mapuno na siya. So lalagay ko na lang siya sa garbage bag. And then hopefully Saturday may tapong ko siya dun sa aming EcoSunt or yung parang dump site. So yun guys, thank you sa mga nanood. And hopefully nagustuhan nyo yung aking vlog for today. Easy easy vlog lang. And then next time, yung pala i-announce ko na, meron akong mga gagawin vlogs patungkol sa French. Kasi meron tayo isang kababayan na nag-request about French language. So tatry ko magturo ng konting-konting French lang na naayon sa aking kaalaman. So yun guys, salamat po sa inyong pananood. Kung bago pa lang kayo dito sa aming channel, don't forget to subscribe. Bye-bye!